Paano yung naging preparation mo for this one? Siyempre, iba yung naging preparation mo for Lolong. For Black Rider, I guess the difference is, siyempre, sa Lolong, buhaya po yung sinasakyan ko. Dito po ay motor, nag-motorcycle training from motocross, syempre nag-track training din ako, and then yung mga stunt trainings when it comes to pagmumotor. Syempre hindi rin pumawala yung mga fight training dahil sa mga fight scenes na gagawin natin. Marami rin akong skills na inaral din na hindi ko pa nagagawa before, like nag-aikido na training din kami, gun handling, kumbaga hand-to-hand combat from mixed martial arts to jiu-jitsu, umabot dun. So halos lahat po yun inaral ko bago po namin gawin tong Black Rider. Pero bago nito, Ruru, nagmomotor ka na ba talaga? When I turned 18, yun po bumili ng aking first bike. So simula nung 18 po ako, nagmomotor na po talaga ako niyan. And then siguro parang blessing din para po sa akin na makagawa po ng isang programa na may motor din. Kasi syempre, mahal ko rin naman po yung pagmamotor. Pero so far, okay ka naman on set. Syempre, mga medyo delikado yung mga stunts nyo, Ruru eh. Well, whenever you're doing action series or any action genre, parte po yung aksidente. May mga times na syempre, hindi natin maiiwasan na may mga pagsak na mali, may mga stunts na maaksidente dahil nga syempre ako yung gumagawa ng stunts ko. Pero it's the satisfaction na gusto ko eh. Iba yung fulfillment niya for me. So kahit na delikado, kahit na pwede ako mapahamak, okay lang. Kaya kong tiisin. First time mo bang makatrabaho si Yasi tsaka si Mateo? Well, I work with Yasi sa Video City po nung itong last movie namin together under Viva and GMA. Oh yeah, that's right. So, oo nga pala. So parang for me, parang hindi na rin bago na nandito po kami, na magkatrabaho po kami ulit dito sa proyekto po na ito. Baga different lang yung mga roles namin. But, you know, every time naman na may mga katrabaho ka, pagka nakuha mo yung ugali, nakuha mo yung papaano makitungo sa isa't isa, di ba? Parang okay na. Parang wala nang problema. This is the first time na nakatrabaho ko si Mateo. Hindi yun yung Mateo na in-expect ko. Akala ko yung Mateo para seryoso, tahimik. Ang kulit! Sobrang kulit. At kami talaga ni Matt yung lagi magka-bonding sa set. Kami yung lagi magkasama sa tent. Kumusta ang puso mo ngayon, Ruru, at ang quality time nyo ni Bianca? Sobrang okay. Like, kaming dalawa naman ni Bianca. As you can see, sa mga posts namin together, sobrang proud that mahal na namin yung isa't isa. I mean, it's been, you know, almost 6 years na rin. And nagsimula kami sa parang tinatago namin yung relationship namin because ayaw namin na masyadong issues, ayaw namin na masyadong maraming mga tao na magiging involved dun sa relationship. But we also realized na kami naman dalawa ay matibay at, you know, kayang harapin yung mga ganong klaseng pagsubok. Why not? Sobrang proud lang kami. Like, you know, right now I'm doing Black Rider and she's doing Sangre. Two of the biggest projects here in GMA. I mean, dun pa lang po kahit na po hindi po kami magkatrabaho, alam po namin na parang iisa lang po yung ruta namin, which is yung tagumpay na matagal na po namin inaasam. And sabi ko nga lagi sa kanya na hindi ko ma-achieve lahat ng mga pangarap ko kundi rin dahil sa kanya. Dahil siya yung nagpabago sa akin eh. Siya yung nagpakita sa akin ng kahalagahan ng trabaho. Kahalagahan itong ginagawa ko, ng passion dito sa craft na ito. Stronger Together, the GMA Pinoy TV Podcast Season 3, hosted by Tony Pua. Now available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and the GMA Pinoy TV Facebook page.